Hi everyone, I'm PRC accredited real estate salesperson Buhay Ahente at your service. I'm Roel Bulay. For today, we have a tutorial for housing loan requirements for self-employed. Ano-ano po ba yung mga requirements na kailangan natin pagdating sa pag-abil ng housing loan through Pag-ibig and bank financing? Number one, proof of identity. Number two, proof of income. Number three, proof of billing. Sa proof of identity natin, kailangan po natin yung mga two valid IDs like driver license, voter's ID, postal ID, SSS unit ID, and passport. Pangalawa, birth certificate and sinumay kapag single. Kapag kasal naman po tayo, marriage contract yung kailangan natin. Tapos, pangalawa, yung proof of income. Sa proof of income natin, dahil business tayo or self-employed, kailangan po natin itong DTI, business permit, and income tax return or ITR na pina-file natin sa BIR. Pangatlo, proof of billing. Sa proof of billing, kailangan din po talaga ito kasi nagpapadala po ng sulat si Pag-ibig o si developer para may ma-address po para sa inyo. Like electric bill or water bill kapag sa Manila po tayo nakatira, Meralco and Manila. Kapag hindi naman nakapangalan po sa inyo, lagay na nag-rent lang po tayo nakatira sa kamag-anak, pwede tayo humingi ng authorization sa kamag-anak natin or sa landlord natin at saka kukuha din po tayo ng barangay clearance. Tapos kapag sa Pag-ibig tayo mag housing loan, kailangan din po natin ng 24 months membership contribution. Kapag hindi pa naman nakaabot ng 24 months, pwede natin lamsam yung remaining. Lagay natin, naka 12 months pa lang po ang contribution natin. Pwede natin lamsam yung 12 months na bayaran natin agad sa branch ng Pag-ibig. Sa 12 months, 2,400 po yun ang sa 12 months. Bali, 200 monthly po. Tapos kapag kailangan din po, wala tayong buyback na bahay o foreclose na kinuha sa Pag-ibig housing loan natin na nahatak ni Pag-ibig, magiging blacklisted din po tayo kay Pag-ibig. Tapos next naman yung bank financing yung pipiliin natin, kailangan wala tayong record sa CMAP. Ito yung Credit Management Association ng Pilipinas, samahan ng mga credit institution sa Pilipinas. Like nangutang tayo sa banko before ng salary loan, business loan, car loan na hindi natin na proper surrender, magkakaroon tayo, blacklisted tayo sa bank. Then mga credit card na hindi nabayaran at mga home credit, magkakaroon tayo ng record sa CMAP. Kaya, pero pag if ever nagkaroon kayo ng blacklisted kayo sa CMAP o sa banko, pwede pa rin tayo mag-avail ng Pag-ibig housing loan. Kasi magkaiba naman po yung institution yan. Lagay natin na blacklisted po tayo sa Pag-ibig, pwede rin tayo sa banko. Pag wala talaga, hindi kayo pwede sa banko at sa Pag-ibig, may in-house financing naman yung developer. For this tutorial is for housing loan requirements for self-employed. Ibig sabihin, business po yung income natin. Next natin yung vlog natin yung local employed and OFW. Thank you for watching. Have a nice day.